Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Nandito po tayo ngayong araw na to sa Barangay Makabukod ng Alyaga, no, para sa muling pagbibisita sa bukid ni Tatay Pabling. Kasi sabi ng nag-aalaga si June ay this month of February ay ready to harvest na raw po itong ating bukid dito, no? So samahan niyo po ako ating bisitahin, no, ang bukid ni Tatay Pabling. Mga hinog na yung lahat may bunga na. Una po kasi sila rito nagtanim, mga kabukid, no? Katapusan ng October nagtanim na sila, pero yung ating bukid dito ay first week ng November siya itinanim. Ito, mauuna po itong i-harvest kasi medyo baka isang linggo mahigit na lang to, anihin na to. Lakad na naman sa kabukiran. Ang oras ay alas 7:40 ng umaga. Aga-aga na naman. Ay, sorry, mali. Alas 6:40 pala ng umaga. Antok pang inyong lingkod. Lamig nung hamog. Tumatama sa paan ng inyong lingkod. Oh, grabe ho nangyari dito. Ang daming telebisyon. Ibig sabihin, maraming nanonood ng Cardo Dalisay. Oh, ang daming damo. Check po natin yung ating kung madamo. ito pong ating bukid dito ay hindi rin po natin nagamitan ng activator. Kasi nung mag-introduce po ako ng product natin sa HC Agritech sa kanila, nakapagtanim na po sila. Pero dahil naniwala sa ating produkto, ginamit po nila ngayon yung ating Farmer's Friend at MaxiGrow. And then ayon sa tagapamahalan na si Boss June, ay malaking kaibahan daw kumpara sa dati niyang ginagamit yung ating produkto. So imagine niyo mga kabukid, ngayong panahong pong ito ay napakamahal po ng abono. Dito po sa bayan ng Alyaga, ang urea po rito or urea ay nasa 2.7, 2.8, ganyan po naglalaro. Gumagamit po sila rito ng katakot-takot na urea, and then yung triple pa, and then yung potash. Marami hong nangyari sa bukid na ito, yung ating pupuntahan. Kasi pagkatanim ho nito, 2 weeks, old pa lang po siyang natanim, ay inatake po ito ng black bug. Tapos natigil po yung tubig irrigasyon ng halos isang buwan. So naantala po yung growth development ng mga palay dito. Dahil sa ganda ng ating produkto, dahil ang ating produkto po ay mayroon siyang tinatawag na water retention. So kahit tuyo ang ibabaw, pero still yung ugat po ay may moisture. So pero mayroon naman po silang pangsuporta yung kanilang bomba rito, no? Yung kanilang water pump. Pero iba-iba po kasi pagka ganung estado ng inyong palay,
ay dapat po tuloy-tuloy po ang tubig. Hindi na po dapat siya natutuyuan ng tubig para iwas na rin po yan sa damo, iwas na rin po sa mga ibang peste. At malaking bagay po sa inyong palay ang ganyang ang tubig na yan, dahil yan po sila kumukuha ng isang sustansya habang sila po ay lumalaki. Medyo masakit po ang aking paa, mga kabukid, at kahapon po doon sa bukid ni Mr. Ocampo nakaapak po ang inyong lingkod ng shell ng kohol, na sugat po tayo. Pero wala. Ito po yung ating ginampanang dedikasyon, no? Ang maabot po ang concern ng ating mga kliyente at ang concern ng mga susubok pa ng ating produkto. Kaya ano man ang mangyari, tuloy lang po tayo. Grabe yung damo nito. Ano? Kung magkakaganito man ho ang ating bukid, hindi ko na ho i-vlog ang ating produkto. Ay, halos 50-50. 50% palay, 50% damo. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga kabukid. Pagka nakakita po kayo ng mga ganito sa inyong palayan, iwasan nyo na ho yung pag-i-spray. Kasi nakakatulong po yan sa inyong mga halamang or tanim na palay. Grabe pong damo nito. Ayan. Ang ganda ang butil niya. Kaya lang, oh, nalalanta na yung dulo. So meron siyang insekto, no? Nagiging ipa yung dulo ng kalimitan, yung dulo ng kanyang palay, na dapat ay hindi mangyari. Lapit na ho tayo sa ating bukid na binabantayan. Ito na po, mga kabukid. May damo siya pero hindi talamak. 30% sa nakikita ko kumpara dito sa katabi niyang bukid. Ito na po yung ating bukid, oh. Wow! Oh. May damo siya pero iilan. Hindi kagaya nito, oh. Talaga ang tutuwid ng antena, colored pa ho ang television nila. Ganda. Ay, kaya pala sobrang saya ni Sir Jun, no? Walang ano, wala halos damo. Ito na po si Kuya Jun, nasa salubong ko na. Nauna ho siya sa akin, eh. Kumusta, Kuya Jun? Mukhang magandang gising mo ngayon, ah. Ganda naman, di ba? Ah, ganyan si Kuya Jun. Kuya Jun, anong masasabi niya sa ating ginamit na produkto? Lumalaban ba sa mga katabi mong buki dito? Lumalaban, okay naman yung ano. Hindi pa ho natin nagamitan ng activator ito, Boss Jun, ano? Hindi. Tatlong pitak lang yung dinano na yun. Talagang masakit lang sa mata. Ay, nako. Masaya ho sa resulta yung ating gumamit. Alay ko doon sa katabi. Puro colored ho yung television. Ay, koy. Titignan ho natin yung kay ama. Uy, akala ko'y nandun ka. Sabi ni ate, nauna na. O sige, nidiretso na ako doon. Ay, ingat ka tayo, kabuhid, at buwabaon ho ng ating paa, oh. Madulas ho. Ito,
mga kabukid, mapapansin nyo, ang trabaho ng ating magsigro ay halos lahat ho ng butil ay may laman. Ito, sa nakikita ko, yung mga butil niya rito, ayan, kagaya ito, pinipi, ayan, oh, ay ipa. So, ang trabaho ni Maxigro, pabintugin, pagandahin, at patibaying nakakapit hanggang sa i-harvest po siya, no? Yung mga butil na yan. Kagaya rito, oh, konting ano ko lang, mga kabukid, nalalaglag, oh, ayan, oh, 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 alalaman. Ipa. Ipa ho. Oh. Ang kanyang butil ay masaya ho. Pagka ganito ho ang nakikita ko eh, at natutuwa ho ang ating kliyente, eh, nakakadagdag galak din ho sa nararamdaman ko. Siyempre, eh, yun po ang hangad ko talaga na umincrease ang ani nang gumamit ng ating produkto at sumaya yung ating kliyente. Menos gastos po yan. Menos gastos. Pupuntahan ho natin yung kadugtong nito. Ito ho kasi ay kay bukid ho ng anak ni Tatay Pabling. Si, although kay Tatay Pabling na rin po ito, pero pinamano na kay Sir Ray. Ito yung diretso ho. Ito ay mahigit 2 hektarya ho ito. Sa susunod, gagamitan na natin ito ng activator para malesin pa ng gusto yung damong yan. Panama nga ito, Boss Jun. Hanggang tingin ko ang mga 20 siguro. Mga 20 nitong kuan, hinog na ito. Oy. Nagsisimula na. Ay, very good. Magpakarami kayo ha. Yan ho, mga nakikita nyong orange, mga ladybug ho yan. Beneficial insect ho yan. Yan ang nawawala pag wala kayong pakundangang mag-spray ng mga insecticide. So, ibabalik po ng ating produkto yan. Oh, ang dami, oh. Oh. Ladybug ho, in English. Kinakain ho kasi yan, itlog din ng mga insekto. Kinakain ng mga insektong yan. Ayan, hindi na sila makakarami. Dapat yan ang dumami. Kasi hindi ho yan mga vegetarian. Itlog ng insekto ang kinakain ho niya. Good morning, mga kabukid. So, nasa gitna na naman tayo ng kabukiran. Ha? 1,000 hektarya na naman ho, ang inyong lingkod. Tumbukin natin ito, eh, madaming pinagdaanan. Pinatake ho ito ng black bug. Tapos nawala ng tubig. Tumigil yung irigasyon. Buti na lang may suportang pump. Pero iba ho kasi yung tubig irigasyon kaysa tubig bomba lang. Ito na po ang bukid ni Tatay Pabling. Ayan, kadugtong ho nitong ating bukid na ito. Ang gandun ho ito sa dulo. So, farmer's friend lang din po ang ginamit natin dito. Boss Jun, ano? Tsaka Maxigro. Yan, may damo mga kabukid. Pero, eh, wala pa sigurong 5% ito. Sa damong ito.
sa 1.5 hectares. Ano, paksyon-paksyon lang. Ayan, gandun ho ito sa dulo eh. Ayan, makikita nyo naman sa video. Ayan katabi, oh, purong puno ng damo. Oh. Katabi, grabe damo. Oh, may nakain pa ng... Ayan, dali ng daga mga kabukid oh. Parang may kuweba dyan or balon oh. Eto wala hmm? So, happy ho ha. Happy si Boss Jun. Boss Jun, masaya ka ba? Masaya rin eh. Maganda naging epekto. Ayan, maganda naging epekto no. Ilang sakong ang nailagay natin dito ng abono? 12. 12 sako. Sa dalawa? Sa isa't kalahati. Walong sako din. Ay, isipin nyo, walong sako na sana aabot yata ng 16 sa isa't kalahati. Oo, mga 18 sako pa. Isipin nyo yun. Ang naimenos gamit ng ating CHC product. Dati na yan. Dati nakakaano ako, 32. Ay, isipin nyo, mga kabukay, 32. Sa dalawat kalahati, ano? Oh. Eh, ngayon, ho, Boss Jun. Bali, 20 na ako. Oh, malaking bagay din. Malaking tipid din. Ang ganda, pantay-pantay ho ang tubo. Hindi na black bag yun. Eh na black bag pa ho ito. Buti nga naka-recover agad. Yung mga katabi, ang tagal nag-recover. Ang tagal nag-recover ng mga katabi. Ayong yon. O oh, tara, doon pa tayo. Malilito, kulay brown talaga. Ito ho, eh, inadali ng black bag. Sabi ko nga ho, eh, 2 weeks old. Naging yellow brown ho ang kulay nito. So, Panama, mga abente. This month, February. Ngayon po ay February 2, mga kabukid oh. February 2. So, 18 days to go. Pwede na. Tinatakot mo naman si Tatay Pabling eh. Ah, pina-prank ko niya si Tatay Pabling. Sinasabi daw niya na hindi maganda yung kanyang bukid. Kaya pala minsan eh, ako'y tinanong, sabi eh, pinagtatanong ako ako daw hindi na pasyal sa kanila. Yung pala ang lagi niyang kwento eh, hindi maganda. Kabaliktaan. Ay. Kung hindi ko po napuntahan ito, tapos pupunta po ako sa bahay ni Tatay Pabling, ay sigurado mga kabukid, mababatukan po ako. Ito yung sinasabi ni Boss Jun nung una na ayan, ito nyo. Arihoy kinain ng daga. Pag ganyan
naubos. Daga ho may ang sala rin dyan. Pero sa atin, so far, wala ho tayo nakitang ganyan. Ito sila ay magkatabi ng bukid. Ito ho yung kay kuya. Ito naman yung sa atin. Kabila. Ito ba tayo ron? Ay, pag ganun na tayo. Ano, babalik tayo? Ito na lang. Maray sa sur. Ah, sige. Okay na naman. Hanggang saan bang dulo nito? Ay, kahoyan. Ay, pare-pareho na. Okay na rin. Tanaw na. Pantay. O ayan mga kabukid, nasaksihan na po natin yung bukid ni Tatay Pabling. So sabi ko mga 19 or 20 this month, pwede na po itong harvestin. So pinaprank pala ni Kuya Jun yung mayari ng bukid na to si Tatay Pabling. Sabi masama daw pero napakaganda. Ang ganda. Ang ganda resulta. Less abono, less pataba, less insecticide, no? Mapapansin niyo naman yung katabi ko. Katabing bukid nila, puro kinain ng daga, no? Kung ano-ano. So yung atin na salamat sa Diyos. At wala. Sabi ni Kuya John, 5% hindi daw eh nadamo. So siya na nagsasabi, wala raw 5%. So hanggang dito na lang mga kabukid, maraming salamat. And then subscribe na po kayo doon sa mga hindi pa nagsasubscribe para maabot po natin yung mga concern nyo. Mag-comment lang po kayo sa video ito or mag-text at tawag po kayo sa personal number ko. O hanggang dito na lang mga kabukid and God bless.